sa DWIZ. Programang sasakulin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karampol sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karampol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-insyak. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIZ text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Nasa Luminous din po kami on Facebook. Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. We're also on YouTube. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Ganda umaga. Live share. Nakadaan ka? Nakadaan. Meron? Media, meron. Maraming media? It's one of those events na mas marami yung media kaysa participants, if any. Hindi, kung may magkakaroon man. Madaling remedyohan yan. They have tight shots lang yan. Tight shots. Tapos parang yung sa Cebu, dami yung dinumog. Dapat. Kung tapos tight shot yung ilalabas. Ayun, no, tama. Very tight shot. Daming tao. You know. Parang yun sa Naga ba yun? Daming tao kasi daming puno. Ano man ako sinasabi, sinong kandidato. So, walang effect yung pink na biskuit? Walang effect? Again, this obsession, unhealthy obsession a with colored food. Sea of pink daw, sabi ng balita. Sea of pink. I don't know. I wonder if there's mining my page sometimes. Kasi yun yung sinasabi ko dati. Yung nihayabang mo yung dami ng tao ninyo, tapos iilan-ilan lang. Tapos, di ba yung ano, on the one side, ang daming nag-endorse na puno. On the other side, dagat ng pula. Hindi po ganyan. Hindi po. Ang tunay na unity po. Ang tunay na unity po. Pakinggan niyo ito. Ang tunay na unity. Kapag iba-ibang sektor nag-i-endorso sa'yo. Kalain mo yan. Ayan. So, may mga pare, madre. Statement na tailor-made, ano? Catholic wala, educators. Wala Education Association. 137 economies. Couples for Christ International. Couples for Christ International. Former officials of Arroyo Administration. Ramos Administration. Former senators. Okay. Artists. More than 100 artists. Kasama na yung mga artista. Yan po ang tunay na unity. Been, has been, never been. Attorney Trixie, hindi niyo ho naintindihan kung ano ibig sabihin na unity. Yan po. Various sectors. Ang ibig sabihin po ng unity, isa lang. Endorsement. Yan. Celebrity endorsement. Nagkataon lang ho na endorsement ang strategy namin. It's just ako. Pinakamahalagang endorsement. Endorsement ng one sambayan. Yeah. Ay, papahamak na naman ako sa tawa na to. Yan ho ang pinakamahalagang endorsement. Okay. Endorsement ng former senior. Bakit full former? Former. Sa bagay, meron kasi din. Kasi kung current, di pwede mag-endorso, di ba? So, but yung mga ano, sinasabi mo po ba, former? Nobody ever refers to me as former commissioner. Hindi nga. Oh, diba? Sayang naman yun. Sayang din yun, diba? Bakit ako hindi former editor? Nga pala. Nagtatampo na ako sa mga yan. Kayo talaga. Kami yung mga former man. Si Boss John at di naman natin nire-refer former to congressman. Former congressman. Yeah. Si Larry Gadon, di naman former attorney. Grabe. Former. Di pala grabe ang ano, ang rappler. Suspended lawyer talaga. Ang title, suspended lawyer. Ang title nila. Hindi naman suspended ah.
he's still practicing. Yeah, I mean, according to Rappler, suspended. Exactly. Kahit served na yung suspension siya noon. Suspended lawyer pa rin ang tawag sa kanya. So, bakit holiday ngayon? Wala, we just felt like it. May significance. Kailangan bakasyon. Ah, hindi. Hindi, si President Duterte. Holiday ngayon dahil birthday ng ate ko. Happy birthday, Sandra. Kahapon Sandra, yung Sandra, happy birthday. Barkada ko ng high school. Doktora Sandra Hernandez na nandiyan sa Texas. Sarap ng steak dyan. Totoo. Kala ko balita lang yan. Hindi. Saksi ako. Saksi ka. Pero alam niyo, medyo nakakalimutan na natin kung gaano masarap. Kailangan maalala namin, Sandra. We need to refresh our memory. Total birthday mo. At ayaw ka namin batiing happy birthday. Magpa-steak ka na lang. Birthday din nung aming kasama sa church choir. Si Esa D. Uy. Happy birthday. Wag natin batiin ang birthday. Hindi ka namin binabati, Ma'am. Kasama din namin yan sa aming village association. Siya yung nangangalaga ng mga socials. Yeah. Pabingo. Ano ba yun? Associate din siya. Former senior. Hindi. Matino itong taon to. Hindi mo, huwag mo sabihin gano'n. Halimbawa, mga simbang gabi. Yan. Yung mga tiyangge. Mga papatiyangge. Easter egg hunt. Mga gano'n. Masipag to. Bait pa. At maganda pa. Ayun. Nagkataon lang, inaanak ko yung kanyang daughter. Kaya hindi natin siya binabati ng happy birthday. Oo, inaanak ko yung sa binyag yung kanyang si Cafe. Catherine. Okay. Wag na natin batiin, di ba? Wag na. Okay. Yung minabasa ako kasi tungkol sa EDSA. Kaya tinatanong ko sa iyo kanina. Kung nakadaan ka at meron bang... Kasi dati grabe ang event na yan eh. Three-day festival, mga ganun eh. Diba? 22 pa lang, meron na nangyayari dyan eh. Okay. Tapos, culmination yan, yung Disperas, 24. Okay. 25 kasi usually holiday. Yung 24, ano yan? Yung mga parang Woodstock style, diba? Daming speeches. Yeah. Oo. So, like people go to hear speeches. Like people. I don't really go somewhere to hear speeches unless outstanding yung speaker. Iba po kami, attorney. Talaga? Tsaga. Matsaga kayo. Ngayon wala. I'd rather watch the grass grow. Grabe. I'd rather read about your speech. So sabi nila, EDSA is not a failure. Yeah, okay. We failed EDSA. So, ibig sabihin, inaamin mo, failure pala. Kayo. Failure kayo. Failure pala. Failure pa rin. Diba? No matter how you look at it. Well, they failed. The idea of EDSA that they keep selling to us. That's what they failed. Non-existent spirit. Ang matindi niyan kasi, it's a public, it's a Filipino experience. No? Nobody can claim na isang grupo na sila lang yan. Yeah. Okay? Ang matindi dyan kasi, appropriated for themselves. Mm-hmm. Yeah. Whatever good in the Filipino that EDSA, the event called EDSA, showed. Presented ko ano man yun. Hindi pa natin alam. Okay. O maaring yan eh yung element na pag tinawag mo pala, sasaklolo. Isang magandang, ano yun, di ba? Nagtawag si Cardinal, sinagpuntahan naman ng mga tao. Yeah. Okay. Isa yon. Pero they appropriated it na political ends. Gains. Uh-huh. Ha? Para makinabang sila sa politika. Uh-huh. Inangkin na nila yung EDSA. Doon ako hindi natuwa. Kasi, sabihin mo ng 1 million Filipinos from Metro Manila. Pero sabi nila, overestimated yun eh.
participated. Eh bakit so, bakit aangkinin mo yung glory? Mm-hmm. Sa para sa inyo yung EDSA. Sa kanila yon, sila yung ano EDSA. Mm-hmm. Eh maraming ding pwede maraming wala nga survey diyan eh, naniniwala ba tayo sa EDSA? Kung ano yung ginawa? Totoong merong nangyaring maganda. Mm-hmm. Nobody can deny that. Okay. Okay, totoo may nangyaring maganda dahil nagtipon-tipon for the first time. Mm-hmm. Yung mga tao, well, mga some critics say ginaya lang natin yung Iran. Yung to, when they ousted the Shah. Uh-huh. Gumamit sila ng people power. Mm-hmm. And that's where Ninoy got the idea of people power. Talaga, Ninoy pa rin. Hindi si Ninoy yung nagsimula niya people power. Eh. Uh-huh. Kasi how do you oust a powerful man like Ferdinand E. Marcos? Uh-huh. Do you oust him like you ousted the Shah of Iran? Popular uprising. Yes, people power and things like that. Okay, yan ang ginamit nila. Okay. Mm-hmm. Eh, pero yung maganda nangyari sa EDSA, bakit sa kanila na lang? Yun ang iniisip ko eh. Ang dami naman taong sila lang sumali dyan. Yeah. Oh. Diba, according to their estimates, not saying it's true, million. Well, tignan mo yung mga aerial shots. Mm-hmm. Yung hanggang Ortigas, mm-hmm. magmula Aguinaldo hanggang Ortigas, tapos hanggang malapit papuntang Cubao. Million ba yan? Hindi eh. According to yung mga experts sa crowd estimates, hindi aabot ng million yun. Hindi natin alam, on their own, sa mga bahay, tsaka people come and go, hindi natin talaga malalaman kung ano. But to give an estimate is a folly. Mm-hmm. Kasi how do you know? Million, diba? Basta a lot of people. Okay. Oh, went there. Okay. Mm-hmm. At marami dyan din na nagbago na ang damdamin. Okay. Yun ang... marami yan. Ngayon, pag yung mga nagbago ang damdamin, na-accuse ng mga, sabihin na natin dilawat, ng revisionism. Yun ang matindi ron. Pag nagbago ka na, at nakita mo, na-explain mo sa sarili mo, halimbawa, aba, binabago mo yung kwento. Revisionism. You stick to the original story. Which was a propaganda. Ano bang iniisip ng mga tao noon, ba't sila sumali sa EDSA? Gusto nila na pagbabago. For whatever reason. Okay? That's the overriding. Desire. Okay. Kasi ang tagal na ni Marcos. Yeah, well, that one I understand. And for more new leadership. Number one yan. Number two, the exercise yung paraan para mapalitan siya. Yung snap election, magmumukhang mananalo ulit siya. Yes, by all, ano. So ano yung nasa sa isip ng mga tao? Gusto na nila magbago. And there was no way na masunod yung isip nila. Sino yung mga taong yon? Is that the majority? Yan. Kaya ganyan ang mga tanong natin eh. Kapag binabalikan natin yung mga kwentong yan eh. Majority ba yon? There was there ever seven? How do you find out if it's the majority? Through elections. Yes. Eh, ang lumalabas sa election, eh mananalo si Marcos. Anong problema niyan? So, may mga ilang grupo na ipinagpilitan sa atin, natanggalin na si Marcos. Correct. Okay. Yun yung overriding concern ng EDSA. Yeah. Gusto magbago, gusto magpalit, walang paraan, mag-aklas people power. Hindi nila kakayanin on their own. Kailangan nila ng puwersa, armado. Sino yun? Si Ramos. Oh, okay. Yan. Therefore, in the end, you can categorize EDSA as a coup. Okay. What happened to ERAP? It's a coup. The military withdrew their support. Diba? Yes. Ganyan yung nangyari ho dyan. Ngayon, kung mabalikan natin yung kwento na yan, ang sabi kasi nitong senior associate
justice. Okay. Tony Cap. Ituro daw ang martial law from elementary to college. Ano? Ang question ko, ano ang ituturo mo? Yung kwento nyo? Okay. Yung kwento ng objective historian? If any. Yung kwento ng Marcos Camp? Mm-hmm. Okay. Ganyan huya, masilimuot siyang kwento na yan. Kung yung kwento lang nila ang masusunod, o yung kwento lang ni Marcos ang masusunod, wag na lang, wala na lang. Mabuti pa, wala na lang. That's the reason why you cannot legislate curriculum. You can't. You shouldn't. One, it's free speech. Okay. Two, it's academic freedom. Basically, the school decides what to teach. It's in the Constitution. Okay. Pero kung i-impose ng politiko yan, and we know that the legislators are politicians, they will prescribe. Yung utos nilang iaral o ituro ay mga naangkop sa agenda nila. Halimbawa, family member nila yung martir, isusulong nila na maging bayani ito. Kung sila ay nakinabang dun sa pagiging bayani nito, isusulong nila yung pag-aaral ng buhay nun. Dati, hindi ganun eh. Kasi meron tayong idea kung sino yung heroes natin. Bonifacio, Rizal, the usual, well, Pantheon. These ideas were also, in a way, imposed by propaganda. And that's another. I agree. Ay, di ba? Like the demonization of Aguinaldo. Ay, di ba? Is election rhetoric of Quezon versus Aguinaldo. Paano natayo yung rebulto, monumento ni Bonifacio? Which one? The monument? As a monumento. 1930 something yan. Something like that. 1927. Panahon ho ng election yun. Yes. And who was running? Who was running? Aguinaldo versus Quezon. Correct. Kailangan bakbakan si Aguinaldo. Uh-huh. Sino kalaban ni Aguinaldo? Bonifacio. Uh-huh. Gawin natin bayani si Bonifacio. Correct. So nagtayo ng monumento. Ganyan po yan. May mga kwentong ganyan. Mm-hmm. Okay. So yung ano? At yan inililinaw ng mga objective historians. Yeah, noong all the while, ang kwento, kontrabida itong si Aguinaldo, nagpapapatay and everything. Yeah. Yun ang narrative ng Quezon Camp. Correct. Later on, ang mga historians, binalikan yan. Yan sinabi yung totoong kwento. Well, later... Ganyan din ang mangyayari sa Marcos era. Do you know how much later na nagkaroon ng lakas ng loob talaga na i-question yan? Because we were already into the 70s, late 80s. More than 50 years later. Pati nga yung nangyari sa Katipunan and everything like pati, that. Hanggang years ngayon, later. Yung pag nakita mong may galit na galit kay Aguinaldo, tatanungin mo, hindi ba una siya yung unang presidente ng Republika? Pangalawa, tinagurian siyang bayani prior to the elections. Bayani na buhay at the time. So, ang mali nga ni Aguinaldo, tumakbo siya. Edi, nagkaroon ng pagkakataon na bakbakin siya. Yun. Paano yan? So, ituturo daw yung martial law. Kaninong version? By the way, ha, yung pagiging hero ni Bonifacio, politika yun kasi ang konti talaga ng primary sources tungkol sa kanya. So, it was easy to create stories about him. Meron naman, of Andres course. Andres Bonifacio, atapang talaga. Atao. Founder naman alaban talaga sa gera, hindi atakbo. Diba? Hindi. Pero yung mga chika na he read about the French Revolution, yung mga ganyan. Yung iba dyan, possibly invento, and so on. So, that's what they do, mythologizing. So, nag-create rin sila ng myths about Ninoy, about EDSA, diba? Pati yung pangalan ng street, which was already the name of EDSA at the time, the Epiphany of the Saints. It has something to do that with people. Isa pa nga yan, mythology talaga. Inangkin na rin ang simbahan niya, EDSA. Nagkaroon ng Our Lady of EDSA. Yeah, yeah. Na hindi na ma-recognize. Officially ng simbahang Katolika. We just appropriated it. Mga Katoliko. Yeah.
Ibig mo sabihin, puro Katoliko lang ang nagpunta ron? Hindi din. Ay, ang dami ko nga kakilala. Yung mga born again, nagpunta ron eh. Correct. Oh. Mga kaklose ko talaga yan. Mm-mm. But, so, ayun o, kasi noong kasi, well, hindi ko ma... hindi ko madesisyonan. I cannot decide for myself. Kung yung mga sentimiento noon na dapat tanggalin na si Marcos, eh kasama na rin sa propaganda. Okay? Kasi nga, nagkakandahirap-hirap ang Pilipinas noon, noong panahon na yon. In 81, nagkaroon ng, 82, nagkaroon ng Latin American debt crisis. Nagkaroon tayo ng contagion dyan. Ibig sabihin, nahawa ang Pilipinas. Meron nag-a-analyze, eh, yan daw yung pinakapalpak ni Marcos. Mm-hmm. Paano niya naging palpak yun? Ang judgment. It's a well-known ano na ang cost niyan debt crisis na yan. Eh magbabalik magmula do sa oil crisis of the 70s. Ano ho nangyari diyan sa oil crisis? Yung mga oil exporting countries, ang laki ng kinita ng dollars. Mm. Naipit ngayon yung mga developing countries like Latin America, the Philippines and so on. Mm. So, anong gagawin mo? Yung petrodollars na tinatawag, kailangan ma-recycle yan. Diba? Sino nangangailangan? E di yung developing countries. Okay? Mm-hmm. Sino naging broker? E di American banks. Doble kita nila ron. Oh, kabig sa kaliwa. Kabig sa atin, sa mga mutang, kabig dun sa... Nag-i-invest. Ngayon, para matulak nila yan, grabe ang ginawa nila mga paraan para mapautang. Kumakatok na halos yan sa pintuan. Ito ang kinikwento ko, ito na talaga yung kumbaga analysis, accepted analysis kung, kung bakit nangyari yung debt crisis of the early 80s. Okay? So sabi ng mga bangko, para mapautang halimbawa ang isang private company sa Pilipinas, kailangan ng government guarantee. Yun ang matindi ron. Nai-involve ang mga gobyerno, maski doon sa proyekto na pang-private. Yung mga private na yon, yung kita, babahagianan ba nila ang gobyerno sa guarantee? Hindi po. Bibigyan nila ng kapiranggot guarantee fee. May field guarantee company nun. Nung sumabog yan, edi on call lahat ng guarantee ng gobyerno. Ang Marcos ngayon, at yung bakit sumabog, marami yung komplikado yun kung bakit sumabog. Okay. Kasi, number one, ang US, nakita na nila, ang US government authority, nakita na nila na this cannot go on forever. Mm-hmm. So naglagay sila, ng impose sila ng mga limitation. Mm-hmm. Nilimit nila yung exposure ng mga bangko sa developing countries bigla. Okay. Eh, yung mga developing countries, ang kanilang loan, 3 years, 5 years, tapos i-invest mo sa mga infrastructure na hindi naman diretso ang benefit, kundi indirect sa mga gaganda economy, therefore gaganda yung tax mo, therefore makakabayad ka. Ganon, ano? So, bigla naghigpit. Ala? E di... Nung nangungulit. You are left. Naiwang ka, titiwati-wati sa gitna ng... holding the ng utang. Yan. Isa yan sa dahilan. Okay? Isa, well, pangalawang dahilan, isa pang dahilan kasi, masyado naging lax. Yung pag-review ng mga project, ng mga... Kasi ang daming petrodollar eh. Oo nga. Eh di ganyan, okay. So they needed to invest that. All of a sudden, the credit flow stopped. Yun ho ang nangyari dyan. Tapos nangulekta. Yan. So nagkaroon ng debt crisis. Okay. Yung debt crisis ngayon, umamin tayo na we do not have enough reserves to pay for the... Kasi nag-call ng debts eh. Kasi nga, yung cross default na sinasabi, pag merong isang hindi nakabayad, eh lahat ng debts, foreign debts natin, on call na. Mm-hmm.
nag-moratorium ang Mexico. Mm. Di lalong tumigil ang mga pagdating ng pautang sa atin, yung mga rollover. Uh-huh. Ayaw na nila. Gulo. Mm. Nakita ni Nino yan. 83 nagpumilit siya umuwi. Kasi nahihirapan na Pilipinas. Okay, nararamdaman na. Ang mga tao, ang mga mayayaman, tinatakas yung kanilang pera. Mm-hmm. Nagbebenta ng mga property sa Makati, lahat. As a matter of fact, ang isang pamilya, nagbenta lahat, mga banko and everything, tapos nagpunta sa Canada. Mm-hmm. Biro mo, nag-unload ka ng lahat ng business mo. Pupunta ka sa Canada. Eto mga mayayaman naman, nagbenta ng lupain, tapos diniposit sa Switzerland, dinala sa Amerika. Ganun, capital flight ang tawag doon. Okay? Nakita nila Nino yan. Magkakagulo na sa Pilipinas because of the economic crisis. Saan tayo pupulutin? Wala tayo doon. 81 yan. So 83, napilita siya umuwi. Mm. Ang malita noon, may sakit na si Marcos. Mm. May sakit na si Marcos and therefore, sino ang papalit kay Marcos? Yun ang tanong ho noon. Sino ang papalit kay Marcos? Pag si Ninoy wala rito, eh wala siya sa picture. Mm. Yun, kailangan niyang bumalik dito noon sa picture. Mm-hmm. Ngayon, under Marcos, marami hong grupo yan. May mga grupo yan, may mga grupo din ng oligarchs, may mga grupo ng negosyante, may mga grupo ng militar. Kung sino doon ang manghingiral, okay. It's anybody's guess. Mm-hmm. So bakbakan ho yan ng katakot-takot. May chance ngayon si Ninoy. Mm-hmm. Di ba? Para, malay mo, makuha niya, makachamba siya. Mm-hmm. Kasi ang iniisip noong kasi noong panahon na yun, ang successor ni Marcos, from within his own group. Yeah. Eh, how do you change that? Kailangan mabago senaryo. Kailangan na. So they pushed it. Kaya may people power. Oh, kasi nung namatay si Ninoy, nagamit na yan ng mga big business to capitalize on it. Kasi nga, nahihirapan sila sa situation. And in any business, for whatever reason, pag may isang business, ganyan ang thinking nila. Pag may isang business na hihirapan, lulugin everything, tas tasin mo yung CEO. Start anew. Diba? Change the name. Get a white knight. Everything. Do something. Change. Correct. Okay. You have to do something. Do something. Something different. Mostly change. Uh-uh. Okay? So, nung nahihirapan ng Pilipinas, anong pag-iisip niyan? Ng oligarchy natin. Hanggang ngayon yung system ng oligarchy na in place pa yan. They're practically controlling our politics. Uh-huh. Anyway, nung nandyan na yan, yung kailangan ng change, kailangan merong mangyari para if we should get out of this rut. Crisis. Crisis. Palitan si Marcos. Sino ang pwede ipalit? E di si Cory, yung byuda. Yung ganyan narrative ho, hindi na kwekwento Kaya pwede natin pag-isipan na baka pwedeng investigahan niya ng mga true scholars. Hindi kami mga chismosong newsman lang. Kasi yan ang mga naririnig lang namin. Correct. Okay, correct. Ng mga analysis. Pero in the final ho talaga dyan, yung mga totoong istorya nang kailangan magsaliksik dyan, makakuha ng mga ebidensya, dokumento, and everything. Para alam-alaman anong katotohanan sa mga kwentong yan. More on this later. Ang oras natin, 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magbabalik ng karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, ako po si Trixie Cruz Angeles. So, ang roots talaga ng so-called EDSA uprising, kudeta. Really? You want to call it, ano? And then, yun ang culmination of events. Okay. Previous events. Kailangan ng ultimately ng puwersa to oust Marcos. Yes. Yung kinikwento ko sa'yo, nagkaroon na economic crisis and everything. And the solution was time for change. Hmm. Okay. So there were calls at that time
two for Marcos to step down. Naalala mo ba yan? Yeah. Kailangan mag-step down ka na. Ito ngayon, wala sila kakampi. Ang ginawa nila, yung nag-o-organize niya mga, it's started in the business community, I tell you. Okay? Ni-recruit like nila. Like even it does now. Business community. Yung ni-recruit nila si Sir Cardinal Sin. Mm-hmm. Because they were thinking, sinong puwersa rito na pwedeng pakinggan ng tao? Ayan. It should be the cardinal. The titular head, kung tawagin, the titular head of the Catholic Church. Wala hong head ng Catholic Church dito. Pantay-pantay lahat yung bishop. Correct. Okay, walang head. Ginawa siyang teacher, parang senior associate justice. Titular. Pantay-pantay ho yung Archbishop of Manila. Associate justice, pantay-pantay yan. Parang pinalabas na primus nangingibabaw siya sa lahat. See, ginawa titular head ng media. Okay. That's a media creation, correct, by the way. Correct. Kailangan nila yan. Kailangan nila ng mga well-known economists. Pumasok yan sila Stanislaw, Stanislaw, Bernie Villegas, yung mga ganyan. Nag-record sila. Opus Dei. Okay. Konektado pa din. Yan ang mga nag-ingay. And of course, business. And of course, the foreign media. Very important element dyan. That was the time may darating dito na reporter. Makikipag-usap, makikipag-inuman. Yung fuck up nga na yan. Makikipag-inuman sa amin. Ayan, tapos susulat ng article, biglang expert na sila on the situation in the Philippines. Correspondents Association of the Philippines. Fuck up. Yan. Okay. Sorry. It ganun. It's always fun. Ang laki ng papel ng foreign media dyan. Okay. Mm-hmm. Meron kasama ni Ninoy, foreign media. Eh, sino ba naglipad kay Marcos out of the country, US, di ba? Ayan, ganyan. You can't get any more foreign interventionist than that. So, yung events leading to the EDSA, what triggered it? Ang sabi nila, si Ongpin. Okay. Bobby Ongpin. Because of that time, si Bobby ang head ng tinatawag na Binondo Central Bank. Kasi nga, nagkakahirapan ho noon sa foreign exchange, sa dollars. Mm-hmm. Eh, maraming dollars illegally nasa black market. Okay? Para makontrol yung black market na yon, nagkaroon ng operation ng gobyerno na bilhin yung mga dollar black market para magkaroon ng foreign exchange para matustusan yung mga lehitimong importasyon. Okay. Yan yung Binondo black market, yung central bank kung tawagin. Pero actually, it's a black market with the blessing of the government. Yeah. Yan, that. Okay? Marami sindikato yan, black market. Mm-hmm. Therefore, kailangan yung Pinas ng security, tight security. Mm. Eh, baka ipapatay siya yung mga nagra-racket na yan. Eh. Oh, correct. Nasa Binondo yan. Uh-huh. All of a sudden, mukhang may nangyayari, sabi ni Ongping, ba't na-withdraw yung mga bodyguard niya? Ganon din kay Enrile. Ano, dadamputin na tayo? Biglang nag-disappear yung kasi mga bodyguard. Kasi nga, sinakinagkwento ko sa inyo. Military kasi sila. May mga grupo sa loob ng Marcos Camp. Oo. Na gumagalaw na sila, gusto na nila mag-take over. Kasi ang claim ni Enrile, si Berian. Yes. Hindi natin alam. We have only, siya pa lang ang nag-identify. Sila si siya pala na nagsasabi. At meron pang ibang grupo din. Kung si Ver, medyo may... Siya ang Armed Forces Chief eh. Mm-hmm. At may time. Ambition. At tapos isolated niya si Enrile as Defense Chief. Kumbaga, alienated niya, may dividing line between the military and Enrile. Yeah. Kasi si Enrile, may sarili siyang grupo called the RAM. Yes. Reform the Armed Forces Movement. Okay. Yan. Nung natawagan si, tinawagan niya si JP. Yeah. Di ba, Biong Pin. Nung tinawagan niya si, nag-isip na si JP. What's happening? Nag-ano na siya ng mga contact niya. Ayan na, alam niya na na may nangyayari. Okay? Kasi na nga, baka magkagulo after the snap elections, si Marcos ang mananalo.
pag nagkagulo, they're ready to take over. Ang balita noon kasi talagang medyo yung sakit ni ano ni Marcos na pinipilit isikreto eh. Okay. Isang mahalagang factor ho dyan, what led to the EDSA, was the propaganda. Oh, yan. The okay. Mosquito Press. Wala pa noong social media. How did they go about that? Yan yung Mosquito Press. Yan. Xerox journalism. Pag may isang article na lumabas, tapos, ano, sinusupress daw. Hindi mo alam kung na-factual. Hindi mo alam kung totoo yun or anything. Pero si Imelda, isinara daw yung ano to? Ano yung department store sa Saks Fifth Avenue? Whatever. Sa New York. Pagkatapos, pinakyaw lahat ng tinda. Mga ganong kwento ba? Na fantastic. Ito number one na isipin mo, Trixie. Meron ba kahit ba sino ka kaya mong pasara ang isang department store like Saks? Sige nga. You're the queen of England. Tingin mo yung Saks papayag, pasara mo yung ano? Pasara mo yung buong department store ba para makapag-shopping ka mag-isa? Yung... Pero naniniwala ang tama. Kaya nga, which is weird kasi may mga lumitaw na pictures. Na? Of Mrs. Marcos shopping. Paano magkaka-pictures kung sinara? Yun na nga. Pero to bolster it, meron kunwaring secretly taken pictures. Nakita mo ngayon, may lumabas video ni McCoy. Kung ano sinasabi, no? Yung pala fake. Ang problema, napakalat na ng mga pare. Paano yan? Di wala credibility yung mga pare? Tsaka bakit ganun na yung propaganda ngayon? Mag-iimbento ka ng video? Wala nang factual? Ganun na ang ginagawa nila ngayon? Wow! At saka nilang isip, ganito, bakit ko nakuha to? Pwede itong gamitin sa mga millennials. Yan. Kasi wala sila dun. Tahasang panluloko na. Alam mo, fake yung video na yan. Gamitin para natin. Baka may ma... Baka may maniwala. Baka yung gullible dyan. Mahatak natin ang millennial. Tapos syempre, yung mga fact-checkers, late sila dadating, if at all. Para i-check yan. Or, kung sa kasamaang palad, isa sa atin ang nag-share nun, tayo yung iti-take down. Ay, nako. Kaya ho, huwag kayong maniwala sa Unity kasi... Sabi ng Robredo Camp, ang tunay na unity pag maraming iba-ibang sektor ang nag-e-endorse. Yan. Kasama na yung 137 economists. Yan. Pantay niyan. Sabi daw, naman ni Moreno, ang gobyerno kailangan magsakripisyo. Wow, bagong-bago yun. We have a political genius in our midst. Grabe, the sarcasm. Grabe, government must make sacrifices. Maski ho sila kung sino-sino mga political thinkers from the time of Aristotle, Plato, Socrates, hindi naisip ito. Even the modern political bigwigs like Clarita, Carlos, hindi naisip the government must make sacrifices. Bukod tanging si Boy Casino lang. Pakahusay nito. Ay, Diyos ko po. Paano naman tayo niyan? Sabi, sabi, sino pa? Nagsasalita, sino pa ba? Yung kay Lenny nga yung ano daw. Yung ang tunay na unity eh yung iba-ibang sektor nag-i-endorse sa'yo. Yan ang tunay. Yung kay Isko naman, still funny. Government should make sacrifices. Ito naman, fund management naman daw si Lacson. Hampers, fund mismanagement. Hampers government. What a revelation! Diba? What? What? Is that Is that even possible?
Nakapag... Bigyan ng Nobel Prize yan, bago yan. Pag nilustay mo pera, mayayari. Nakakaantala sa development. Mayayari ang gobyerno. Oh, halain, my... no? What? Ang daming bagong ano rito. Exciting. Ang daming geniuses. Na nangyayari sa election na to. Okay? This will go down in history as the age of enlightenment in Philippine politics. Okay? Sabi din ng Comelec, ito pa, brilliant. Hoy, scrutinize your candidates. Wow! Bago din! Scrutinize. Yung nang-iinsulto yan eh. Eh baka naman hindi naman lang, hindi naman lang, hindi naman lang pinag-isipan. Ano ba sa Tagalog yan? Usisain. Sa kandidato. Wow! Pakikusin mo. Sobra. I'm overwhelmed. Alam mo, hindi ko na makayang i-absorb lahat nito. Mind-blowing. Oh, oh my gosh. Hindi ko na ma-absorb itong brilliance na nangyayari dito sa ating election ngayon. Sobrang ang hirap. Ang hirap abutin. Yep. Ng mga bagong philosophy na lumalabas sa atin dito sa election na to. Okay. Tapos bibigyan ko kayo ng parallel, ng contrast. Sabi ni Bongbong Marcos, tulungan natin yung backyard agriculture. Aba! Bakit biglang merong attention ngayon sa mga backyard agriculture? Ano ibig sabihin niya? Kahit dun sa term na agriculture. Nag-aalaga ka. 50 heads of pigs. Yan yung backyard. Alam niyo ba ang hog industry natin? Between 70% and 80% ng ating kinakaing baboy ay ganyan, maliliit. Kung tawagin eh backyard. Hindi naman literally backyard yan. Correct. Pero kung tawagin lang, backyard. Garden. Kumaga, 50 heads, ganyan. Yung mga foremost farms nila ano, na libo-libo nila Lusutan. O yung Rubina Farms ni Goku, libo-libong ulo yan. O yung Monterey na San Miguel, libo-libo. Hindi po backyard yan. Yung si Mang Kepoing na 50, yan ang backyard. Tulungan daw natin yan. Tapos nagtataka-taka sila, bakit nangunguna sa survey itong Marcos kapag ganyan naririnig ng mga taong bayan sa kanila, sa kanya? Hindi yung ang totoong unity endorsement. Hindi gano'n. Unity. Hindi gano'n na naririnig. Ang naririnig kay Moreno, ang naririnig eh, government must make sacrifices. Kere Lacson, fund mismanagement hampers government. Yan. Damn. Hindi. Tapos magtataka kayo, bakit 50%, 60%? Eto ho yung dahilan. Nagkukonek ang unit team sa taong bayan at kayo hindi. Meron silang may connection sa pinagsasasabi nila yung kanilang message. That's the interest. Pag-aralan nyo yan, baka sakaling tumaas kayo sa survey. It's not just connection. Alam naman ng taong bayan pag binubola na tayo. Fund mismanagement pala. Hampers development. Malain mo! Tsaka parang ako personally, I don't like being treated like I'm stupid. You don't like? Really? But that's just me. Yeah. Kakaiba ka lang. Kakaiba ka lang. Kami gustong-gusto namin eh. Yeah, clearly. Na iniinsulto na kami na puro kami tanga. Oo, ayun. Di nyo ba alam? Ayan. Ang tunay na unity. Ay, endorsement! Ay, maraming nag-i-endorse sa'yo. Hindi nyo ba alam yan? Salamat! My gosh! More words of wisdom, please! All of these are okay. Ito pa ho, at hindi motherhood statement yung naririnig natin. Anong sabi ni Marcos? Okay, tulungan natin yung mga backyard farmer. Number one, baka magkaroon tayo ng programa. Bigyan natin sila ng diskwento
Mm. Mapababa natin yung kanilang inputs. Mm. Ganun ho kakukreto eh. Okay. Ang naririnig ng mga tao eh. Yeah. Bakit hindi ka magkukonek dyan? Ba't hindi mo... Paano? Halimbawa sa feeds. Baka may paraan, maghanap tayong paraan para mapababa natin yan. Bigyan natin diskwento, subsidy, whatever. Or organic farming. Para libre. Explore natin ang possibilities. Ano na lang daw yan sa lalo madaling panahon. Pati yung mga tao sa mga bayan-bayan. Ang pagkain yan, commercialized na rin. Kung ang agri mo, ang agriculture mo, eh hindi sigon sa ganong klaseng commercialized. Ibig sabihin yan ho, hindi na yung mga tao, hindi yung magpupunta sa backyard nila, pipitas na sitaw. Okay. Yung manok huhulihin, kakatayin, hindi na ho ganon. Sa rural areas kasi ganon eh. Kundi bibilin mo na rin sa tindahan. Mm-hmm. Pati ho yung mga taon sa mga bayan-bayan. Mm-hmm. Kapag ganyan, ibang klase na yung food, agro-industrial ho ang tawag dyan. Okay? Agriculture, kailangan niya modern industrialized. Parang sa Israel. Okay. Ganon yung nasa sa isip nitong si Marcos. Gulay, fish, whatever, itlog. Kasi we have to ganun, address yun. Hunger. Ayan. Yun yun eh. If you don't, you'll have a revolution. And so many people willing to invent stories about it. Gaya ng nangyari noon. Ngayon daw ho, ang solusyon niya para bumaba ang feeds, bigyan ng discount ang small farmer. Baka naman malugi yung commercial. Yung mga feeds making. No? Baka daw, ano. So, ang next strategy dyan, tingnan yung raw materials ng mga commercial. Hindi ba napakaganda ng pag-iisip nitong taon to? Okay. To think na hindi graduate sa Oxford dyan, ha? Kalain mo. Hindi pero yung hindi economist pwede. At hindi yung abogado. Ah. Pero hindi pwede. Kailangan natin economist. Kasi pag economist na, abogado pa, meron pang honorary degree. Lain mo. Yan, matalino. Hindi sila nahihirinan sa mga sinasabi nila. Pagkain. Nako, pag yan ang nagawa mo, Marcos, mahusay ka. Nasa ano na? Nasa kasaysayan ka na ng lahi. Yung pagkain ho sa Pilipino, according official statistics, almost 50%. Okay. Ang average Filipino family, over almost 50% of income na pupunta sa pagkain. Okay. So, wala ka na ibang pera for what? Mm. Ang muling huli ho dyan, health. Siyempre, unahin mo yung baon ng bata. Diba? Utilities. Rent. Okay. Baon ng bata. Baon ng tatay. Mm-hmm. Lahat. Okay? Damit. So, anong huli? Health. Okay. Tapos, meron pa mas mababa sa health. Mm. Savings. Wala ho tayo niyan. Negative pa mga household. Why? Because food, ang laki ho ng kinukuha sa budget ng isang household. Ibig sabihin ng ganun, they're still not earning enough. It's not that eh. Well, isn't it? Kasi may limitation din yung earning mo eh. Kasi masisira din yung economy kapag tinaas mo ng tinaas yung earning. Pero that's why it's still all food. Yun yung basic. Kung ngayon, mababa natin yung food. Yan. Maging magaling tayo na food producer. There will be more disposable. Ang laki ng things, education. Health nga. Tsaka number one savings. Mm-hmm. Pag may nangyari sa'yo, may bubunutin ka ba? Kaya nga, di ba, yung
Kay Duterte, it was systematic addressing the causes of poverty. Kasi he really set out to eradicate absolute poverty. So kaya may social, element to yan. Merong ayuda. Merong education, free tertiary education. Although kailangan i-review din yung mga yan. Yung execution. Tama yung konsepto, yung prinsipyo. Even yung health, di ba? Universal healthcare. It's in the execution. The devil is in the details. Pero the principle is correct. Ay, hindi po. Kailangan mag-sacrifice ang gobyerno. Sabi ni Boy Casino. Para namang labing alcohol yun. Ah? Boy Casino. Alcohol. Hindi lang pang sports yan. Pang kasino pa yan. Pang hugas kamay. Tapos, itutuloy ko lang yung yes, naiisip nito. Kasi he was he was throwing off ideas. Si Bongbong. But hindi daw nai-involve yung barangay, even in the agriculture, as extension workers. Ayan. Ang agriculture department ho kasi natin, yung mga technician niyan, may sarili sila. Sila, lumalakad sila. Okay. Gaano na lang ang mararating mo noon? Gaano kadami? Eh samantalang meron tayong political setup in place, which is the barangay, na pwedeng maging sentro din ng any food production effort. Okay. But hindi gaano man nagagamit yung yung setup na yon. Nandun na yung nandun na yung structure, yung struktura. Ba't di pa magamit? Kumbaga yung sinasabi ni Jonathan, sa health, para maipababayan, up to the barangay level na, kaya nga may barangay eh. Ang problema kasi dito sa barangay, si Marcos ang nagpasimulaan yan noong panahon niya Hindi ba yung organization to create the barangays also started during the Marcos? Sa Marcos nga nagpasimulaan yan Inoppose pa yan, ha? The opposition was against it. You know why? Allegedly, according to them, parang masyado na tayong kinokontrol. Why is governance reaching up to here? Opa. Why are you complaining? Oo. The barangays will know who we are. Kasi the higher you go, the less personalities. You're a statistic. Alam nyo ho, panahong nila Lakandula, meron na tayong barangay. Binalikan lang natin yun May mga nag-research sa Marcos administration. Kasi kahit nung panahon na ganyan daw ang system ng government noon. Kahit noon, panahon ni Marcos, meron ng mga mema. Ano mema? Mema sabi lang. Ikaw naman. What? Totoo naman Yun nga lang. Wala ikaw sila naman. Sa social media noon. The government must make sacrifices. Di niya iniisip yan Fund mismanagement. Fund mismanagement hampers government. Yan. Brilliant. Unity is being endorsed by different sectors. Takaling. Buti si Manny tumahimik ngayon. Proves to be the smartest of the lot. Bukas makalawa niya, may maririnig ka na tungkol sa backyard agriculture. Kumbaga, ang nangyayari ngayon, si Marcos sets the pace. Nagre-react lang to mga iba. Paano ka kukuha ng boto na reaction lang yung iyo? Unity si Marcos, sabi ni Lenny. Ang tunay na unity yung endorsements. Anon? So ginamit mo din yung unity theme ni Marcos. And then you just enforced it. Reinforced it again and repeatedly for the... millionth time. Diba? Anong klaseng... Ay, nako, Kaya tayo nagkakagulo sa Ukraine Pag mga ganyan Vows to help farmers. Hindi raw a-attend ng debate si Sara. Sa SNI? Comelec. Ay, Comelec. Kasi si Marcos pinag-iisipan pa kasi depende daw sa schedule niya. Ito yung nakakatawa dyan. Ano yan? They're making a big deal out of it again. Kasi nag-announce si James Jimenez na ay, importante! Pag hindi umaten ng debate siya, lalaglag sa survey yan. Kalain mo. Oo. No! Malalaglag sa survey, hindi umaten ng debate Para kay hindi umaten ng interview ni Jessica. Jessica. Yeah, sa level, ka-level sila doon. Oo. So, according to the, what is now the equivalent of the mosquito press,
May mga ano, nagsabi na daw that he's going to go. Supposedly, there was a letter from campaign manager, si Benhar Abolos, saying that he will go. But that letter had been issued a couple of weeks ago. And now, sinasabi daw ni Pox ni BBM, si Attorney Vic Rodriguez, that he still has to look to that schedule, so he cannot confirm. Okay. Kasi baka may previously scheduled. Big deal yan para sa kanila. Bakit ganun? Sagsabi na siyang pupunta ngayon. Sinasabi ng spokes niya, hindi na siya sigurado. Atawa. Parang nihintay ko yung punchline. Ano ngayon? Wow! Grabe ang sama! Uy! Diba? Oo. Ano, bakit hindi nagkasundo yung... Ano, the end of civilization as we know it. Ang gano'ng mundo, kasi hindi nagkatugmahin dalawang statements. Think what you're doing, yeah. Ba't hindi magkatugma? Kaya hindi yan pwede magpresidente kasi hindi magkatugma. Oh my. What are we going to do? The second coming is near. Yes. Yeah. Repent now. Loka, magbabalik ka ng bola habang tumatawa kami. Oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.